Okay, so punta tayo dito sa Bosinus equation. So yung Bosinus equation is bali siya yung equation na gagamitin natin para ma-solve natin yung increase in stress at a certain depth Z, given na meron tayong mga loading na in-apply, no, like point load, line load, or area load, no. So parang ganito yung figure niya. So para makuha natin yung sigma, increase in vertical pressure dito at depth Z, so yung gagamitin natin si Bosinus equation, so provided na meron siyang loading. So yung formula niya, yung formula lang ni Bosinus equation is ito lang, no? Ito lang, no? General yan, no? Sa lahat na yan. Increase in stress is just equivalent ng load times yung influence factor. So nagbabago na lang siya dun sa influence factor, depende kung anong type ng loading. So mostly binibigay man din yan. So ito na, no? So for the point load, so yung case 1, meron tayong influence factor dito na 3 over z squared times 2 pi times yung r over z squared plus 1 raised to power of 5 halves. Okay, so meron pa yan dito, no? Dapat naka-bracket yung 2 pi. Okay, so example tayo dito, meron tayong problem. So for a given system below, so meron tayo ditong point load na 100 kN, 150 kN, and 200 kN at point A, point B, and point C respectively. So hahanapin natin kung ano yung mga increase ng stress dito sa point X, Y, and Z at a depth of 4 meter. So hahanapin natin to. Ano to, tsaka ano to. So yun lang yung issue. So para ma-solve natin yan, okay, so consider na lang muna natin yung point X. Okay, so yung formula in solving for the increase in vertical pressure is just yung P times nung influence factor. So we have P times nung 3 all over yung Z squared times nung 2 pi times nung R over Z squared plus 1. Then lahat ito naka-raise nung 5 halves. So ganun lang yung formula. Okay, so considering ko muna yung load A, ito, yung load A to X. Okay, so load A to X, so bali ito yan. So kukunin lang natin ito, no? Yung point A to X, so kunin lang natin yung distance na yan. Okay, so ito yung R, ha? Or parang ito yan, ha? So ito yung R EX. Okay, and then ito yung Z natin, yung 4. So therefore, meron tayong yung P natin is ito, yung 100 kN. So meron tayong 100 times nung 3 all over yung Z natin, that is 4, times 2 pi times yung R. Okay, so yung R natin is ito yan, no? Yung REX. So that is square root nung 2 squared and 3 squared. So we have square root nung 2 squared plus 3 squared divided by yung Z, which is 4. Okay, then ito lahat naka-squared plus 1, and then ito lahat naka-raise nung 5 halves. And yun na. So masolve na natin yung value dito. Okay, so using our calculator, I think na-input ko na yan, eh. So ito na yun, ha? 100 plus yan, then 4 squared 2 pi 3 squared plus 2 squared equal over 4, then squared plus 1 raised to power. So we have 0.6747. kPa. Okay?
Next. Considering load B, so B to X. So ito naman yung kukunin natin. So from point B up to X. So ito yung RBX, or kung dito yan, ito yan. So ito yung RBX. Kukunin natin yan. So we have a load of 150. Okay. And then yung Z is ganun pa rin, no? So pareho lang. So magiging 150 lang to. And then times nung 3 all over yung depth, 2 pi. And then yung R natin dito is ito yan, no? Square root nung 1 tsaka 3. Okay? So we have square root nung 1 squared plus yung 3 squared divided by yung Z natin na 4. Then ito naka-raise nung square, then ito lahat naka-raise nung 5 halves. Ayan. So equal na lang natin. So this is just equal to, computin muna natin. So parang nagiging 1 lang ito, no? So we have a, then ito 150. 1.329 or 1.33 na lang yan, no? So we have 1.33 kilopascal. And next is, kasi tatlo yung load eh, no? So hahanapin natin yung tatlo. So meron tayong CX. So for CX, so ito naman yan. So from point C up to X. So ito yung RCX natin. Okay? Or kung dito yan, ito yan. RCX. I hope klaro yan. So yung load is meron tayong 200. So meron tayong 200. And then we have 3 all over yung depth. And then 2 pi. And then yung distance niya, yung RCX is just equal to 2. So meron tayong 2 over yung depth, yung Z, di ba? 4 squared plus 1. Then ito lahat naka-raise ng 5 halves. And then we have now the value of, subset ko na lang muna dito. So ito magiging 200. Then ito magiging 2. Ayan, so meron tayong 3.4165. So we have 3.4165 kPa. So, masasolve na natin yung tinatanong sa problem. Na, ano yung increase in stress dito? Okay? So, ano daw ito? Ito yung issue. So, add lang natin lahat yan. So, we will have now the AX, BX, and CX. Na? So, tatlong load for X. So, thus we have 0.6747 plus 1.33 plus 3.4165. So, thus we have the value of ilan to? Kapitin ko muna. So, I have 0.6747 plus 1.33 plus 3.4165. So we have 5.42. So we have 5.42 kPa. So yan, baksa natin to kasi ito na yung sagot. Ayan, no? So next nating hahanapin is yung ito.
yung delta sigma y, no? Change in increase increase in y at depth z. Okay? So copy ka na lang muna 'to. So this time is considering point Y. Okay, so yan na. So yun pa rin, no? Same procedure. So I just need to copy yung formula na to. Copy. And paste ko na lang yan dito. Okay, so first is we need to compute for A to Y. Kasi Y na tayo. We are considering point Y. So, ito yan, no? So, A to Y. So, ito yan. So, ito yung REY. Or dito yan. REY. So, ito yung load nung A. Ito yung Z. Ito yung tanong. So, meron na tayong load P, which is 100. And then, we have 3 all over yung Z natin na 4. Times 2 pi. Times yung R natin na ito yan, no? Square root nung 3 tsaka 3. So, square root of 3 squared plus 3 squared divided by yung Z, 4. Then, ito lahat naka-squared plus 1. 5 halves. Ayan. So, compute natin yan. Ay, di na na-save, no? Bali na. So, compute na lang muna natin. So, we have 3 all over yung Z natin na 4 squared. And then, we have 2 shift pi. And then, dito meron tayong squared plus 1. Okay? And then, ito lahat naka-raise ng 5 halves. And then, ito naka-bracket yan. And then, dito meron tayong R, that is square root nung divide ko na lang ng 4, automatic. So, dito is 3 squared plus 3 squared. Saan ako nagkamali? Oh, ito, bracket. Ayan. So, we have 0.4533. So, this one is 0.4533. Kilo Pascal. Next is sigma B to Y. So, ito na yan. Yung B to Y. So, ito yung point B patungo dito sa Y. So, ito yung RBY, which is 3. No? Or ito yan, no? Ito yung point B patungo dito sa Y. So, ito yung load natin. Ito yung RBY. Then, ito yung Z. So, we have 150 times 3 all over yung depth and then pi and then force. Oh, dito is yung RBY natin is 3. So, this is 3 fourth squared plus 1. Then, ito lahat naka-raise ng 5 halves. So, ito na yung magiging sagot natin. Dito, papalitan ko lang yan ng 3 and then ito magiging 150. So, meron akong 1.467 kilo Pascal. And then, next is yung change in
C2Y. So, we have the C2Y. So, ito yan, no? Ito na lang. Point C. 2Y. So, ito yan, no? So, ito yung RCY natin, which is also 3. Okay, so ito yan. So, RCY. Ito yung load natin, 200. Yung RCY natin is 3. Yung Z natin is 4. So, masolve na natin yung problem. So, meron tayong 100. 100. Ay, hindi. 200 eh. 200 times 3 all over 4 squared times 2 pi times 3 over 4 squared plus 1. And ito lahat naka-raise ng 5 halves. So, this is equal to, kapitin ko muna. Ito, papalitan ko lang ng 200. Ayan, so meron akong 1.956 kPa. So, therefore, masolve na natin yung sa y. So, ay plus by plus cy. So, we have 0.4533 plus 1.467 plus 1.956. So, therefore, we have a value of 0.4533 plus 1.467 plus 1.956. So, 3.876. 3.876 kPa. So, baksan natin yan kasi yan na yung sagot. Okay, so I hope klaro yan. And lastly, yung point C. Next is considering point C. Point Z. So, yun na. So, considering point Z. So, gagamitin ko pa rin yung formula na to. So, ganito lang yung business, no? So, I think na alam nyo na yung kung ano yung application ng business. So, anyway, formula based man to. Kung may formula man, so, ayun na yung gagamitin mo. So, unahin ko muna yung sa easy. So, the same. So, for A, we have A to Z. So, ito yan. So, ito yung REZ. So, that is square root ng 3 squared and 1.5 squared. Okay? So, ito yan, no? Ayan. So, ito yung REZ natin. Ito yung load natin na P. And ito yung depth natin na Z. Okay? So, we have P na 100. And then, we have 3 all over 4 squared times 2 pi. Times yung R natin na square root nung 3 squared plus 1.5 squared all over 4. Then squared to lahat plus 1. Then raise natin ng 5 halves. Okay, so therefore meron na tayong sagot na okay, input ko muna. I have 100. Okay, then lagay ko dito yung 3 all over yung 4 squared times 2 shift pi. And then, ito naka-raise to ng 5 halves, diba? And then, dito meron akong squared plus 1. So, dito ko input yung square root nung
divided ko na ng 4 kasi yung z 3 squared plus 1.5 squared. Ayun, so meron tayong So may mali ba? Delikado kasi yung mga ano dito, yung mga bracket. So 2 and then check lang muna. 3 squared and 1.5. So yun talaga, na. So ito talaga, na. So we have and 3 squared 4. Oh, try ka lang yung isa. 15. So yun talaga na. So we have square root ng 3 squared plus 1.5 squared. Oh, nagbago na naman yung sagot, ha. Eh, ito, 100. Okay, so 0.788. So, yun na talaga. 0.788 kPa. Next is B to Z. So, sa B to Z, ito yan. Yung point B to Z. Point B to Z. So, ito yung RBZ. Okay? Ito yan. So, meron tayong 150. And then, we have 3 all over 4 squared. 2 pi. And then, we have 1.5 all over 4 squared plus 1. 5 halves. So, we have now the palitan ko lang to ng 150 and then ito is 1.5. So 3.221 kPa and then C to Z. Okay, so ito yan. C to Z. So, ito yung RCZ. Or ito yan. So, square root lang yan ng 1.5 tsaka 3. Okay? So, yung load is 200. Ito yan. So, we have now 200 times 3 all over yung 4 squared 2 pi. And then, I have square root nung 3 squared and 1.5 squared all over 4 squared plus 1 all over raised to the power 5 halves. So, therefore, yung sagot nito is so, this one is 200 and dito is square root ng 3 squared plus 1.5 squared. So, 1.577. 1.577 kPa. So, thus, masolve na natin yung sigma z. That is sigma sa az, bz, and cz. So, we have 0.788 plus 3.221 and 1.577. So, yung value na yan is 0.788 plus 3.221 and 1.577.
sa 5.586. So, baksa natin ito. Ito na yung sagot. So, yan. No? So, natapos na din yung Bosinus equation. Sige. So, see you in the next video. Thank you.